Ngayon, dahil na marinate na siya sa patis at calamansi, ang gagawin natin, ilulubog natin siya dito sa tubig na merong asin, may paminta, may bay leaf, at merong sibuyas. Kasi New Year, mga beshi, diba? Ayos-ayos din pag may time para itong buong taon ng 2021, maayos tayo. Ganon? Pero bago yan, mga beshi, habang pinapainit natin, meron lang akong ilang katanungan sa inyo. Ayan na naman, iniwanan naman ang niluluto, tapos mamaya sunog na naman. Last year pa to. Ayan, oh, 'di ba? Napakinabangan ni Liam. Buti na lang masinop si Mami Jinky. Alam niyo 'yan. Oh, 'yan ang napapala ng mga masisinop na magagamit ngayong pangangailangan. Hindi, wala yung titinda ngayon ng turotot, 'di ba? Dahil nga bawal. Dahil alam niyo na yun sa COVID. So, ayan. Merong magagamit si Bunso Liam. Ano ang ganyo, mga beshi? Guys, meron tayong Bowl of Prosperity. Ayan. Oh, kasabihan ng mga Chinese. Wala namang masama, 'di ba, mga besh? Malay naman natin, 'di ba? So ayan, marami tayong candies. Tapos nagluto ako ng pansit. Aabot na 'yan hanggang hapunan. Meron tayong ilang piraso ng saging at may kwento ang saging, mga beshi. Alam nyo ba kung bakit saba ang aking binili? Kasi yung binili ko nung nakaraan, na overripe ang saging na latunda nung nakaraan, nung Pasko. Kaya ginawa ko siyang maruya. So since ganun din lang naman ang kinauuwian nung saging, kaya ayan, saging na saba na lang ang binili ko. Guys, magluluto tayo ng fried chicken. Pero this time, ibang timpla ang gagawin natin. Meron kasi akong napanood, malamax fried chicken daw ang magiging lasa niya. Ganun ang sabi. So, sinunod ko yung procedure. Ang ginawa ko, eto, yung manok. Binabad ko siya sa patis and sa kalamansi. Ayan. So, kaninang umaga ko pa siya binabad, mga bandang alas 7. So, almost, ngayon ay alas 4 na, 'di ba? So almost 10 hours na siya na nakababad. Ngayon, dahil na marinate na siya sa patis at kalamansi, ang gagawin natin, ilulubog natin siya dito sa tubig na merong asin, may paminta, may bay leaf, at merong sibuyas. Ayan. Pakukuluan daw natin siya diyan sa tubig na merong timpla ng mga 15 minutes. So, teka, ilalagay ko na muna tong isa. Medyo malaki yung nabili kong hita ng manok. Ayan, may kasama siyang pinaka-pitsyo, kaya malaki. Bala ko kasi talaga dito, iihawin ko sana. Kaya lang, medyo matrabaho pa kasi yung ihaw-ihaw, diba? So, ayan. Para maiba naman, malamax fried chicken daw ang dating. So, why not? I-try natin, diba? Okay, so ayan, iintayin na lang natin siyang kumulo. Mga 15 minutes natin siyang pakukuluan and then i-drain na natin siya. Pagka na-drain na, pwede na natin siyang iprito, di ba? So, ayan. Nga pala, nakaayos ng very, very light si Inday Jinky ngayon. Pansin nyo ba? Ayan, nag-plancha pa ako ng hair. Kasi New Year, mga beshi, di ba? Ayos-ayos din pag may time para itong buong taon ng 2021, maayos tayo. Ganon? So, ayan ang aking shirt. Nakaputol din ako. Ang aking shirt, nabili ko lang siya sa Changge. 150. Why not? Ilaban natin yan ng bonggam-bongga. Nasa nagsusuot yan? Charot. Diba? Uniqlo. Ayan. Oh, kumulo na siya ng 15 minutes. Kaya tignan ninyo yung pinakasabaw. Iba na, diba? Oh, kumatas na yung pinakalasa ng manok. So now, pwede na natin siyang iprito. Ayan, ganitong kawali yung gagamitin natin, diba? Para hindi dumikit.
Ayan. So, sabi sa instruction, di ba, i-drain yung manok and then magpainit ng mantika. Kailangan maraming mantika. Tapos, mainit na mainit. Pero bago yan, mga beshi, habang pinapainit natin, meron lang akong ilang katanungan sa inyo. Ayan na naman, iniwanan naman ang niluluto, tapos mamaya sunog na naman. Kaloka. Hindi, may tatanong lang ako sa inyo, mga mamshi. Kayo ba ay naniniwala na tayong mga mamis ay mapamaraan? Oo o hindi? Siyempre, sasagot ninyo, oo, diba? Bakit kanyo? Ito, may isi-share ako sa inyo. Matatawa kayo. So, ayan, mga beshi. Diba, nabanggit ko sa inyo, pinapagawa namin yung pinto ng CR. So, since hindi natapos nung gumagawa, ayan, paano kami maliligo? Diba, walang pinto. Lagyan natin ng, ng tabing. O, diba? Ganyan lang yan, mga beshi. Diba, lalagyan mo ng tabing. Kami lang naman ng mga batang nandito eh. So, ayan, make sure lang ng ating front door ay nakalock. Diba? At pag ikaw ay, alam nyo na, tinatawag ng kalikasan, kailangan matinding concentration ang gawin mo. Hindi, pagka gumagamit ako ng CR, yung dalawang bata nandito sa kwarto. So, ayan, yung tatlong pinto ng kwarto, hindi pa napipinturahan, mga beshi. O, diba? Ang dilim ng itsura. Tsaka parang tsumaka. Ayan. At meron pa akong isang chika sa inyo, mga beshi. Nako, gusto nyong malaman. Promise, huwag nyong pagsasabi, ah. Eto kasi yon. Itong ilaw namin sa may kusina, mga beshi, matagal nang walang ilaw. Magmula pa nung magtag-ulan. So, ayan. Hindi naman napundi yung pinaka-ilaw niya. Ang nangyari kasi, mga beshi, meron tumutulo dyan. Tapos, nabasa yung pinaka, yung kung saan nilalagay yung ilaw. So, kesa pumundok, ginawa ko, tinanggal ko yung ilaw. Ngayon, ang nangyari, nung sinusubukan ko na ibalik yung ilaw, ayaw niyan sumindi. So, ayan, gumawa ako ng paraan, mga beshi. Nilagyan ko ngayon ng extension. Ayun, yung extension. Tapos, dito siya isasaksak. Subukan natin isaksak. Kasi ayokong mag-New Year kami, mga beshi, nang madilim, nang wala kaming ilaw. So, kailangan kong gumawa ng paraan, diba? Ayan na! Diba, mga besh? Say mo, die! Diba? De, may ilaw na kami. Ganun! Yan, si Inday Jinky, mapamaraan. Okay, so ayan, mainit na yung ating mantika. Pwede na nating ilagay yung manok. Yan, kami lang naman tatlo ng mga bata. Pwede na sa amin yung ganito. Ay, ang takip. Magkape muna tayo, mga beshi. Ay, ang sarap ng amoy, mga besh. Habang nakasalang pa yung ating manok, tingnan ko nga. Diba? Max fried chicken nga yata ang lasa. Sinubukan ko lang naman yung timpla ng Max fried chicken. Para maiba naman, kasi laging pagka nagpiprito ako ng manok, laging merong crispy fry. So, para maiba naman yung timpla, diba? Malay natin, mas bongga. Naamoy na nga ni Kuya din. Sabi niya, Mami, ano yung niluluto mo? Ang sarap ng amoy. Shoutout, mga beshi, kay Mama Divina. Ayan, thank you, Ma, dito sa binigay ninyong palabok and lumpiang sariwa. Diba, may pandagdag na tayo sa ating hapag. At ito yung niluto ni Madam Jinky, Malamax Fried Chicken. Malalaman natin ang lasa niyan later. So, hindi pa ako tapos magluto. Magluluto pa ako ng ham at saka ng hotdog. And then, pwede nang mag-sitting pretty si Inday Jinky. Charan! Nagulat ba kayo? So, ayan mga besh, ang aming munting salo-salo ngayong 2020. Ayan, so praise God at nakaraos tayo ng maluwalhati ngayong 2020. At praise God din sa aking kaalaman. Kaalaman talaga. Dahil kung hindi ko nilagyan ng ilaw yan, paano na?
Ah, diba? Eh di hindi natin makikita yung ating handa ngayon, di ba? New Year na New Year, madilim. So ayan, maya-mayang konti, kakain na kami at medyo busog pa tong mga kasama ko, kakamerienda, kakakutkutkutkut ng kung ano-ano. Ah, diba? With Christmas tree! Hindi kumpleto ang ating Pasko pag walang Christmas tree! Kain po tayo! Hindi ko akalain na ganito karami yung magiging handa namin. Yung pancit, konting-konti na lang, yung niluto ko kaninang tanghali. So, nilagay ko na siya sa ref. Tapos, ito yung kakainin namin ngayon, itong palabok. Kasi baka masira siya. Yung pancit, hindi yun eh. Ito, itong palabok. So, ayan. Kuya, gusto mo? Lumpiang sariwa. Kain tayo. Happy New Year sa ating lahat. Teka, alam niyo bago kami nag-start, nag-pray na kami. Pero mag-pray pa rin tayo ulit. Okay? So, Jesus Lord, marami pong salamat sa aming biyaya, sa inyong pagpapala na binigay niyo po sa amin ngayong taong 2020. Marami pong salamat dahil minarapat ninyo na gabayan kami sa buong taon. Hari nawa ito pong darating na 2021 ay mas pagpalain niyo pa po kami. At tanghihiling ko lang, bigyan niyo po kami ng malakas na pangangatawan at lagi niyo pong ingatan lahat ng aking mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Ayan, kain na tayo. Ayan, totoo na talaga ngayon na nakakain na tayo. Kasi kanina, nauna na siya, nag-pray na siya. So, ayun. Tikman nga natin ito. Lumpiang sariwa. Naku, ang bigat sa tiyan yata nito, mga beshi. Beshi? Ang sarap ng pinakabalot niya. Itlog yata siya. Hindi ko alam. Hindi kasi ako marunong magluto dito, pero ang sarap. Tapos, nalalasahan mo yung mani. Mamimiss na miss yung gulay. At ang sarap ng pinakasauce niya, matamis din. Sarap. Oo, mabigat nga sa tiyan to kasi gulay siya. Tapos, palabok mabigat niya sa tiyan. Hindi ako mapagsalta. Puno-puno ko dito. Tignan ko nga ito. Naku! Na, pwede akong makishare na lang sa'yo. Titignan ko lang. Ito yung tinimplahan kong chicken kanina, mga beshi. Diba, dalawang hita siya. Ayan, kinuha na ni Kuya doon. Ano nga pala, lasa? Masarap siya. Masarap? Ano, matabang? Ano ba, maalat? Ano? Oh, hindi ko. Basta masarap siya, me. Ayan na naman ang aking kritiko. Masarap, pero hindi mo may explain. Hindi ko alam. Wala, hindi ko nalalasahan yung parang maalat yung mga gano'n. Ay! May nanalo na, mga beshi. Pwede na ako magtayo ng restaurant. Ang sarap! Promise! Ay! Nako. Hayaan ninyo. Hindi, pero di ba kanina dun sa pinakita kong video kanina, alam niyo na kung paano, napakadali lang yung lutuin, mga beshi. Pang Max restaurant nga ang lasa. Promise. Sarap. Beshi. Nagdilasas. Dicer. Pati tuloy ang akong lalaki, napaka-beshi na rin tuloy. Wait, Dicer. Tignan ko yung balak. Sarap. Parang pang Max restaurant nga. Promise. Ang sarap ng balat. Di ba, Dud? Nalalasahan ko yung calamansi, na tamang-tama lang yung alat nga, yung crunchy ng balat kahit kaninang hapon ko pa niluto. Kasi anong oras na? Alas 8 na. Ang sarap. Parang mala, parang siyang lechon. Ganun, parang siyang tinurbo. Ganun ang lasa. Ang sarap. Ang sarap. Pengi pa. Kasi alam ko naman tumangan to, baka hindi rin maubos eh. Ako naman ay titikim lang. Ako, hindi ko maubos kung gagalawin ko pa itong isang buo.
Alam niyo kung ano maganda dito sa handa namin? Puro pinirito. Pritong manok, pritong ham, pritong... Actually, ito ah, itong hotdog. Dapat ito talaga, iihawin ko, pati yung manok. So, sabi ko, parang masyadong matrabaho, mabusisi. Although, medyo nag-effort din ako dito sa manok. Pero, ayun nga, pinrito ko na lang yung hotdog. Tapos, tinulog ko siya ng ganyan para, alam niyo na. Ingat, anak. Magliligot. Stick yung hawak mo. Sarap. Mmm. Pag-restaurant ang dating ng aking chicken. Mmm, sarap. Teka. Lagyan natin ng space ang palabok. Kuya, palabok. Meron pa gelatin, ha? Ang ano ko lang dito sa palabok, natikman ko na kasi kanina at sinubuan ko si Liam kumain ng palabok ng batang maliit. Ang medyo ano ko lang, parang masyadong malabsa yung pinaka-pasta niya, yung pinaka-pansit. So parang naging para na siyang pandikit. Pero okay naman, sarap yung lasa niya. Mmm, sarap. Sarap siya. Tama-tama lang ang linamnam ng pagkakagawa ng timpla ng pinakasos ng palabok. Sarap. Bukas na lang ako magre-reduce. Hindi na natapos yung kabubukas eh, no? Ano? So, yun mga beshim. Pinagbawal naman ang paputok, di ba? Pero parang may mga ilan pa rin nagpapaputok. So, bahala sila pag naputokan yung kamay nila. So, ayun lang mga beshi. Ako, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin, sa amin, sa inyong matagang panonood. So, marami pa tayong pagsasamahan next year. Marami pang ganap. So, lagi lang kayong mag-aabang, okay? At supportahan nyo yung ating Zumba dance. Alam niyo na, kailangan natin yan, di ba? Lalo na lagi tayong nasa bahay lang. Sayo-sayo tayo kahit hindi tayo ganong kahusay. Di ba? Para matagtag yung kinain natin. Lalo ngayon, naku, ayan, ang daming mga nakakatabang pagkain. So, guys, it is now time to say good night! Thank you for watching!